isa lang dun sa dalawa kay Ella and Andrea. Kasi parang masyadong na-miss ng mga estudyante, 'di ba? Yung high school life, na-miss nga ng iba, gagraduate na nga, hindi pa nakakapag face to face. 'Di ba? Parang kayo ba personally, gaano niyo na-miss yung high school life ninyo? And kung hindi pa kayo artista ngayon, kumbaga at nag-aaral kayo, mas gusto niyo bumalik na sa face to face yung pag-aaral kaysa naka homeschool yung mga bata ngayon, parang ganun. Anong thoughts niyo lang? Namimiss ko po yung high school. Pero yung aral, hindi. Siyempre kasi sakit sa ulo mag-aral, di ba? Parang siguro sa lahat naman ng mga estudyante na gusto talaga, namimiss talaga yung mga barkada nila, tsaka yung mga activities sa school, yung mga intramurals, pageant, and iba pang mga ginagawa sa school. And ako, meron po ako dalawang kapatid na nag-home study po ngayon. Actually, graduating sila ng high school, magka-college na sila. And nakikita ko yung struggle nila na nahihirapan talaga sila na nakaharap lang sila sa laptop nila na nag-aaral. And even ako nung from regular study biglang high school, biglang senior high school, bigla akong naging home study. Ang hirap talaga. Kasi dito sa bahay, ang environment, ang energy is gusto mong mamahinga, gusto mong matulog, gusto mo lang ng alam mo yun, pahinga lang. Tapos sa school, alam mo, kailangan mo mag-aral. And dito, kaharap lang nila, laptop nila. So, kung talagang pwede na talaga mag-face to face, maraming bata ang hindi na nag-aaral ngayon. Siguro half, yun yung narinig ko sa news. Nananad ng news, charot. Parang half ng mga kabataan ngayon, hindi nakapag-enroll. Not just because hindi nila afford yung wifi, pero yung mental health nila hindi kaya yung struggle na biglang change ng kinasanayan nila for the longest time. Tsaka yung iba, katulad ng mga nasa probinsya, di ba, hindi naman din lahat ng teachers kaya magturo, kaya mag-provide ng wifi, di ba? So, sobrang magiging malaking tulong na mag-face-to-face classes na kasi marami rin schools ang nagsara. Kumbaga, malaki talaga yung naging epekto ng biglang home study lahat at mahirap mag-adjust in just a snap. So, yun, nakakamiss talaga mag-face to face. Ako siguro kung hindi po ako artista, nagtatrabaho na po ako, graduate na po ako, siguro po, kung meron man ako mamimiss sa school, yun talaga, yung bonding ko, kasama yung mga kaibigan ko, yung mga crushy-crushy nung araw, yung mga ganon. Ay, nawakan ako ni crush, tinignan ako ni crush, yung mga ganon lang po. Pero, yun lang naman po. Thank you, Ella. Thank you po. Andrea naman na inaabangan yung eksena dito sa singer. Yes. Same question po. Ano po? Ako po, yes, sobrang namimiss ko po yung high school days ko. Pero pinaka namimiss ko po talaga yung mga friends ko. Kasi since mag-pandemic po, I mean, even before na nag-aaral pa ako, nakagraduate ako ng college, yung mga friends ko po from high school, sila pa rin po talaga yung nakakasama ko. Nag-aaral din po sila sa Manila. And yung since mag-pandemic po kasi nabawasan po yung social life. So yun talaga yung parang isa sa malaking kawalan na hinahanap-hanap po hanggang ngayon. Na parang through social media na lang po kami nagkaka-bonding. And when it comes to face-to-face class naman po, ako po, hindi ko po kasi na-experience yung online class. Simula elementary, high school, college, makagraduate ako ng college. Lahat po face-to-face yun. And meron din po akong dalawang kapatid, isang college and isang elementary. Nakikita ko po sila pag umuwi ako ng probinsya sa Lucban. Nakikita ko po sila kung paano din nga po sila nagsastruggle. Especially yung sa bunso ko po na kapatid, elementary. Siguro po, mas hindi po kasi nakaka-focus kapag po online class yung kapatid ko maglalaro, tapos parang pahirapan pa na i-convince ng parents ko na, oh, may assignment ka, mag-module ka na, ganyan. So, parang malaking difference po talaga siya. Kasi pag face-to-face po, mas makaka-focus ka.
kumbaga, makakaharap ka lang sa social media or sa Google kapag time na ng assignment, mag-homework na. Ngayon, parang even yung mga seat works na, di ba, parang after lesson, may seat works. Ngayon, parang magdamag, kaharap mo na yung computer, eh, pwedeng ma-search mo na agad. And compared sa face-to-face na recitation, mabibigla ka na lang, tinawag yung pangalan mo. So, mas malalaman kung nagpo-focus ba talaga yung estudyante, kung may natutunan ba talaga sila during the class. And siguro naman po, kapag hindi ako artista ngayon, baka po, nagtatrabaho din ako sa office, pero hindi ko pa lang po alam kung ano. And siguro nandito pa rin naman po ako sa Manila. At the same time, siguro nagko-cover din po ako ng mga songs or nag-gig parang part-time job kasi syempre yung passion ko po nasa performing arts pa rin, hindi po talaga mawawala yun. Ayan. Okay, thank you. Looking forward to this senior series. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you very much. That was Alan Sangkon. And we have here more questions from our press. Let me read it for you guys. From Naz Tabares of Pelicula Mania. For our directors, Direct Shai, Direct Annette, and Direct Dan, if magpapasok ng characters based on you, sinong artista ang gusto ninyong gumanap? Direct Shai? Sorry pa ulit ng question. If magpapasok ng characters, I think po, if magpapasok ng characters sa seniors based on you or yung pagkatao ni Direct Shai, sino pong artista ang gusto ninyong gumanap? Shit, sino ba? Ang hirap naman. Pwede bang, Directo Net muna? Directo Net? Ako siguro si Angge. Kahit di ko siya kamuka. Kasi si Angge, parang... si Angge, si Angelica Panganiban. Siya yung tipong, as an actor, sobrang believe ako talaga sa work ethics niya and how she studies her character. And kung meron mang artista na gusto kong represent ako, siya ilalagay ko. Kasi kahit anong role, siguro yung ilagay sa seniors na new character, kaya niya. Feeling ko kahit palaka, kaya ang gawin niya ang hindi. Okay, Direct na, Direct Dan? Ako siguro si Gerald kasi... isa siya sa mga actors na pinakamadami kong projects naka-work. Tapos, sobrang bait ng tao na yun eh. Wala akong masabi sa tao na yun talaga. Totoong tao siya eh. Tapos, sobrang bait at sobrang okay ka-work. And, one of the most generous people I know. So, ayun. Thank you, Direct Dan. How about Direct Shai? For me, siguro si fangirl, si Charlie Dizon. Kasi pareho kaming kanal magsalita. Walang kasosyalan. Tsaka, very honest with what they want. Ayun. Very good. Thank you. That is a question from Naz Tabares of Pelicula Mania. Up next, we have a question from Roldan Castro of Abante Tonight. Ano ang mensahe ninyo sa mga freshmen bilang artista ng The Seniors? Ella? Message sa mga freshmen. Yun, mag-aral kayo ng mabuti, pero take it easy lang. Tapos, enjoy nyo lang yan. Huwag kayo masyadong ma-pressure. Kung ano kaya ng utak nyo, tanggapin nyo yun. Pero syempre, focus on the goal. Focus na makapagtapos kayo habang nag-enjoy kayo. Sana huwag kayo maligaw ng landas para to sa... hindi lang to para sa magulang nyo, para din to sa sarili ninyo. Grabe ka naman, tinatake yung mga questions. Ayoko na. Okay, next. Thank you po. Thank you, Ella Andrea. Syempre, bukod sa mag-aral ng mabuti, choose your right circle of friends din. Kasi malaking factor yan eh. Pag freshman student ka, parang sila na yung makakasama mo sa buong college or high school life mo pala. Ayun, at syaka, okay lang magkamali. May mga times na makaka-experience ka ng pagkakamali or may magkakairingan ka sa high school life, sa buong high school years mo. Pero
part siya ng growing up, at saka dun ka mag-grow, magmamature kapag naharap mo yung mga struggles na ganun sa buhay. Ayan. Thank you, Andrea. And up next for Ella, bakit kailangan naming panoorin itong youth comedy drama series na ito? Kasi first time namin magsama-samang lahat. Of course, kailangan nyo po panoorin yung The Seniors kasi po sobrang mahal na mahal po namin tong project na to. At ito yung first time ever na iba'y mapapanood ninyo sa Viva Max. Something na masaya, something na medyo kanal, at something na pwedeng panoorin ng mga hindi kaya panoorin yung ibang laman ng Viva Max. So this is the time to watch Viva Max. Yun po, ayun. Sana po panoorin niyo po yung Viva Max kasi po, especially sa mga kaedad namin, sa mga mommy, pwede itong panoorin ng pamilya na sabay-sabay. Syempre with guidance pa rin kasi po may mga words kami dito na siguro mabigla yung mga younger generations na siguro sanay naman na sila pero dapat magbagabayan sila ng tama na hindi tamang sinasabi yun basta-basta. So sana po panoorin nila kasi po, kapag po pinanood nyo po ito, ang isa lang po masasabi ko, mabibigyan po namin kayo eh. Mapapangiti po namin kayo sa bawat episode. So, yun po. Gusto lang namin mag-share ng good energy. There you have it. Thank you, Ella. And for Andrea, may love interest ka ba at pakilig sa The Seniors? Ah, yes! Meron akong love. Pwede bang sabihin? Ayan. Kasama ko po dito si... Bukod sa aming apat, of course, kasama namin si Andrea Iliana, pero hindi po siya yung love interest ko. Andito din po si Gab Lagman, yan siya po yung love interest ko. And hindi lang po siya. Marami pala. Hindi, may isa pa, abangan nyo, na si Jo Marie. Nakalimutan po yung kanyang apelido, Angeles. Jo Marie. Si Jo Marie at si Gab, sila po yung love interest ko dito. Pero ayan, gabay. Kailangan din nga talaga ng gabay ng mga magulang pagpapanoorin to. Kasi baka mabigla kayo sa mga makikita nyo. Bali, hindi po ako ganun in real life, pero abangan nyo po. Thank you, Andrea. That is a question from Roldan Castro of Abante Tonight. Next question from Matt Cesara of La Quachera Lovers. Meron ba kayong na-experience na heartbreak during your high school days and how did you move on from it? Ella? Marami. Hindi lang sa mga cute-cute mong crush, pati na rin syempre sa mga experiences mo sa grades mo, ganyan. Paano ba? Wait lang, tatry kong recall. Sa grades kasi, alalala ko lang, first time ko makuha ng 78. So, heartbreaking yun kasi lagi naman 80 pataas yung grade ko. So, umiyak ako kay mama. Sabi niya, okay lang, hindi ka pumapasok. So, understandable. Tsaka, pasado pa rin yan. So, ganun lang. Pero yung sa mga crush. I remember. Crush ko kasi nung high school ako, si Julian. Pero nagkaroon kami ng puppy love thing. Pero hindi kasi kami high school noon eh. Pero nagkaroon din kami ng problem. Siguro ang pag-move on ko doon, nakahanap ako ng bagong crush. Tama po bang advice 'yon? Harap ka na lang ulit ng bagong crush. Pero ako parang hindi kasi ako nag-focus sa magkaroon talaga ng jowa kasi nga sa probinsya eh, parang judgmental masyado yung mga tao pag meron kang jowa, at saka yung parents ko very strict sila. So, nagkaroon lang talaga ako ng boyfriend fourth year high school na ako, na nandito na ako sa Manila, which is parang medyo, medyo matanda ka na. So, good thing is, my mom is always there na para kausapin ako na okay lang yan, ganyan talaga yung mga lalaki, mapagdadaanan mo talaga yan. And nandyan sila para mag-iwan ng lesson sa'yo na hindi lahat ng lalaki eh, pare-parehas naman. So, ganun po. Thank you for sharing, Ella. Andrea? Heartbreak. din ako nung high school, meron din naman akong puppy love experience. And ganun din. Kagaya ngayon, niloloko din nung high school. hindi na natuto. Pero paano naka-move on? Wala. Go with the flow lang. Wala siya pa rin. Ay, sorry. Ako pa rin to. Hindi ako nabago.
Ayun, hinayaan ko lang. Umiyak nang umiyak nang umiyak hanggang sa nasanay na. Oh, wala na. Okay. Yun lang. Thank you. Baka may makwento pang mas ano, no? Oo, nga. Tawag na lang. Thank you for sharing. That was a question from Matt. And up next, we have here a question from Dolly Ann Carvajal of Inquirer for Direk Shai. What's the most important lesson you learned from Direk Dan and Direk Antoinette? Direk Shai? Ay. Most important lesson. Shit, hirap. Nasabi ko na kanina yung from Direk Dan, parang leave your ego at the door. Tapos, from Direk Antoinette, ang dami. Parang, lahat ata best. Ang dami ko natutunan sa kanya, most of parang my creative choices. Parang meron siyang sinasabi lagi kung anong mas important, kung anong dapat piliin. Tsaka minsan, may mga times talagang kahit gusto mong i-push yung isang creative choice, wala kang choice because that's the reality of this industry. Ayun. Thank you, Direk. And this is our last question for you din po, Direk Shai. What's one misconception about provincial students that you want to correct? One misconception about provincial students ay wala kaming alam about mga taga-Maynila na for us, yung alam lang namin, yung mga kalabaw sa amin, yung mga unpaved roads, wala kaming kuryente. But it's really more than that. Actually, yung mga taga-probinsya, sobrang talino din eh. And nung galing ako sa probinsya and when I went to Manila for college, parang lagi ko nako-compare na, hindi din pala ganun katalino yung mga andito. I mean, hindi sila ganun ka-advanced. Kasi ang dami kong sobrang ano, matatalinong kaklase na I would compare na what if nandito sila sa klase naming to, parang grabe mga probinsyano would definitely rule this class. Ayun. There you have it. Thank you for answering the question, Direk Shai. That is a question from Dolly Ann Carvajal of Inquirer. And that concludes our Q&A. May we ask you guys to invite everyone to support your series, The Seniors, na ipalalabas na ang first episode this March 20 sa Viva Max. Let's start off with our producers, Direk Dan and Direk Tanet. Unang-una, thank you everyone for coming to our press con. Salamat po sa mga questions nyo. And to everyone, please watch The Seniors, directed by Shai Advincula Antonio. May enjoy nyo po to, promise. So, kung nami-miss nyo po ang high school or kung nasa high school kayo, nami-miss nyo ang kilig, nami-miss nyo tumawa, eto na po ang sagot. So, enjoy po. Ayun po, what he said. March 20 na ang The Seniors and we are so proud of this series and so proud of the cast and the staff who work for The Seniors. Especially, we made it during the pandemic. So, super happy na it's now going to be shown in March 20. Thank you very much. Direk Shai? This March 20 po, The Seniors will be streaming on Viva Max and every episode will be streamed every Sunday after that until we get to the final episode, which is, ano, yung 8th episode. Hindi lang po namin siya pinaghirapan, pero I'm very proud to say that maganda po siya. It's a teen series na may grit, madumi, at may gustong sabihin. Ayun. Thank you, Direk Shai. Andrea? Ayan, iniimbitahan ko po ang lahat na manood ng The Seniors streaming on March 20. At kung gusto niyo pong tumawa, umiyak, mainis, mairita, lahat ng emosyon mararamdaman niyo po dito sa The Seniors. Pinaghirapan po ito ng buong production, ng mga artists, ng mga crew, ng buong team The Seniors. So, encouraging everyone to please support The Seniors on Viva Max. Ayan. Thank you, Andrea. Ella? Thank you, Jean, Kylie. Siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga press na nandito po ngayon, sa lahat ng mga nanood sa amin sa Facebook Live. Maraming salamat po.
And of course, to Project 8, Direct Dan, Direct Tonette, Direct Shy, Ate Rain, sa lahat po ng bumubuo. Of course, also sa Viva, Viva Max, maraming salamat po. Dahil binigay niyo sa amin tong project na to. And now, it's finally here. March 20 po, ipapalabas na po siya sa Viva Max. Every Sunday po yan ipapalabas for 8 episodes po. Kasama ko po si Julia Barreto, si Andrea Babiera, si Aura Brighella, at marami pa pong iba. Marami kaming makakasamang mangungulit sa inyo every Sunday. Sana panoorin nyo para isama nyo yung buong pamilya nyo. Total, Sunday is always a family day. Thank you so much for updates from the singers. Like and follow Viva Max official social media account, facebook.com/VivaMaxPH and on Twitter and Instagram at VivaMaxPH. Sa dami ng stars, masisilaw ka na lang. Panoorin na ang newest Viva Max original youth comedy drama series na pinaka-nakakasilaw at pinaka-masakit sa mata sa Viva Max. Here comes the singer starring the drama royalty of the century, Julia Barreto, millennial dance princess Ella Cruz, Aura Brighella, and Andrea Babiera, produced by the award-winning and blockbuster filmmaker, Antoinette Hadaone, award-winning cinematographer and director, Dan Villegas, and directed by the multi-awarded director, Shaira Advincula Antonio. Ano pang hinihintay ninyo mga certified? So huwag nang magpahuli at pak na on your calendar this March 20, 2022 at panoorin na ang The Singers only on Viva Max Philippines, Middle East, Europe, Hong Kong, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, South Korea, Taiwan, Brunei, Macau, Vietnam, Maldives, Australia, New Zealand, USA, and Canada. Again, thank you so much sa lahat na nanonood sa atin live on Facebook. Thank you for joining us. And to our press, maraming salamat po. Also, to our stars, the cast, and their director and producer for making time for our dear friends from the media. And for our cast and directors, please stay in Zoom for the shoot of your promo plugs with the Viva team, and you can take a 5-minute break before you come back. Again, thank you everyone for joining us tonight. This is Jean Kylie, your host. And to close our live digital media conference muli, sabay-sabay nating panoorin ang official trailer na The Singers! Akala.